Hi everyone! Good evening! Good evening! Happy Sunday! And of course, sa lahat po ng mga friends namin who are Catholic, this is actually the birthday of our church. Happy birthday, church! Happy Pentecost Sunday! Ayan! So again, welcome to Eat, Pray, Love. This is our episode... Seven! We just wanna siguro share sa inyo yung mga iniisip namin at siguro mga saloobin namin. Kasi nga tomorrow, June 1, is the start. Yeah, it's GCQ already. It's the start of our general community quarantine. So imagine, diba, we have been quarantined for more than 3 months? Or 3 months na? Mag-3 months na actually tayo sa June 15. And nakakatakot na isipin na pwede na talaga lumabas. Correct. Pero syempre, ito nga yung point natin ngayong gabi. Hindi ibig sabihin na pwede na tayo lumabas. We're truly free. So, correct. That's what we're gonna talk about tonight. How to truly be free no, during the GCQ. Grabe, parang praktisadong-praktisado kaming dalawa. Oo nga, pero hindi talaga. Okay. Gusto na namin i-share sa inyo some of the things that we actually know that will happen tomorrow. Yes. No? So, pag nag-declare na po tomorrow because it's June 1 and they're declaring general community quarantine, ito po yung mga alam namin na gusto namin i-share sa inyo. Number one, people aging from 21 and below and 60 and above, hindi pa rin po pwedeng umalis. Yes. Classroom may batas. Bawal lumabas. Bakit? Kasi high risk. High risk, lalo ng mga seniors, high risk sa virus. Ang correct. Mga bata, high risk sa virus. So, ang pwede lumabas ay above 21 years old and below 60 years old. Yeah. Ay, pwede na malaki, pero lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas. Okay, isa pa. Pregnant women and those pwede. With people with disability, sana hindi rin po na pwede. Pregnant na. In God's perfect time. Amen. Walang nasabi. Okay, amen. Okay, during this ECQ, bawal pa rin po ang mga mass gatherings. Yes. Bawal pa po yung mga big gatherings natin. Oo. No, even kung meron man, it should be limited to 10 lang. 10 people lang. So yung mga namimiss na magsimba, mag-gathering, dadating din tayo doon. Kailangan natin makikooperate. So, one of the things that we really want to reiterate tonight is freedom is a responsibility. So, okay, ulitin ko lang po yun ha. Freedom is actually a responsibility. So it does not mean that we have a GCQ tomorrow, lahat po pwede na tayong lumabas. No. We still have to be responsible, making sure that we take proper precaution. Yung mga pwedeng lumabas, we take proper precaution. And of course, we continue to still think of the people na makakasalamuhan natin at mga tao na babalikan natin sa mga bahay natin. If as much as possible, if wala kayong gagawin sa labas, then just stay home. But if you're going out to work or do essential things like kailangan nyo ng food, kailangan nyo ng tubig, kailangan nyo ng mga essential things, gamot, ganyan, then take precautionary measures. Like, what's the precautionary measures? Wearing mask, syempre. If you have gloves, mag-gloves kayo. At saka meron kayong mga, ano yun, PPEs. At saka social distancing. Yan ang kailangan natin isipin kasi we're not yet safe from the virus. Correct. Okay? So, just to let everyone know, hindi porket mag-GCQ na tayo bukas, pwede na tayong lumabas ng malaya. Hindi talaga. Hindi po yun yung tunay na freedom, hindi no? Hindi tunay na just freedom. Just like how we started this night, we told everyone that freedom is actually a responsibility. So, imagine if you're going out tomorrow, and kunwari, gusto mo lang talaga dahil, miss na miss ko na talaga yung air, yung trees, nami-miss ko na talaga lahat. Lalo na yung mga tao, miss na miss na yung malls. Oo, miss na miss ko na yung malls, gusto ko na magpalamig sa malls, ang init sa bahay, ganyan. Isipin nyo yung pamilya nyo. Yun lang. Kasi, the reason why GCQ happened, I believe, is because of the economy. And if we continue being on ECQ, people will have no food to eat. Mawawalan ng trabaho yung iba, walang makakain, mahihirapan yung mga tao. I know it's a really big issue to solve. But what we can do as
individuals and what we can do as responsible citizens is to take precautionary measures, which is, yun nga, pag lumabas tayo bukas, make sure lang na iniisip natin yung pamilya natin. Kasi we can be carriers, we can be asymptomatic, meaning meron tayong COVID pero wala tayong symptoms, pero madadala natin sa bahay, posible po yun. Marami akong kakilala dahil nurse din ako, dami kong friends na nurses na asymptomatic, hindi nila alam na COVID positive pala sila. Isipin nyo yung pamilya nyo paglalabas kayo. Very true. Yun lang. And again, when we talk about, kasi ang ano natin is how to be truly free. I think if you really want to be free, no, I think the best thing is to actually be peaceful in heart and in mind. Yun talaga ang freedom sa akin. At lagi nga namin sinasabi, when in doubt, do not. Do not. Yes. When in doubt, do not. Kung nagda-doubt ka sa paglabas mo, no, hindi naman importante talaga ang gagawin mo, wag na lang. Wag na. Diba? At least peaceful ang mind mo at ang heart mo nasa bahay ka. Mm-hmm. That's the meaning of being truly free. You have to make sure that hindi nagko-connect lagi ang utak at ang puso sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay. That's true. So you have to make sure that every decision you make, no, number one, no, it does not only benefit you, but it actually benefits other people. Yeah, it yes. should not focus on you. Decisions and actions you make should actually focus other people. No, number two, yung pag ginawa mo yung decision na yon, kasi nga may gagawin ka, gusto mo talaga gawin, gusto mo na mag-mall, isipin mo muna kung yan bang action na yan talaga makakapagbigay ng smile sa'yo. What yeah. if naman pupunta ka sa mall tapos ang nasa isip mo talaga, oh my God, paranoid ka kasi, oh my God, baka may COVID dito, hindi ako... Hindi ka naman peaceful. Nag-mall ka nga, hindi ka naman peaceful. Eh, diba? Hindi rin worth it. And sa thought na, shucks, baka there's going to be a something. Tapos yung pag-uwi mo pa. Oo, yung pag-uwi mo pa. Yan talaga. Planado yan. Correct. Nakasmile ka ba pag-uwi mo? Oo. Kasi it's going to be a domino effect. No? Domino effect. Yan yung masasabi ko sa mga kailangan lumabas tomorrow, kailangan pumasok, skeletal or flexi working, kailangan lumabas. Ito lang sa akin, always start your day with a prayer. Para when you go out, you have this peace inside of you na God will protect you today. Yes. Kasi alam mo, the most powerful thing that we can do is pray. And the things that is about to happen, hindi natin makokontrol yan. So, ang kaya lang natin makontrol is ourselves and our prayer. So, when you go out tomorrow, make sure that you take proper precautions, make sure that you really think ahead, plan ahead, anong dadalin mo. Alcohol, magdadala ka ng mask, surgical mask, magdadala ka ng gloves mo kung kailangan, sanitizer, I don't know, disinfectant, magdala ka. Dalin mo rin yung buong utak mo kasi minsan sa sobrang praning natin, hindi na tayo nakakapag-isip, nagpa-panic na tayo, diba? Ako, panicky ako. Oo, siya, panicky siya. As in, alam mo ba, pagka merong emergency dito, usually si Mike nakatunganga lang siya, parang magugulat lang siyang ganyan. Tapos hindi na niya alam gagawin niya. Wala siyang reflex na ano yan ni Meryl, nakita yan ni Meryl first hand dito sa bahay namin. Ganyan, mabubulunan na ako. Hindi, wala pa siyang ginagawa. So, always have that presence of mind and reflex na mabilis ka talaga mag-isip lagi. Correct. So, and for you to be truly free, no, make sure that every step of the way, no, you actually allow yourself to see proper, alam mo yun, proper patterns talaga and proper structure. Yung hindi lang bara-bara, and you want to really be free. Hindi to freedom na parang nakalabas ka na sa bahay mo at talagang parang feeling mo you're free to do the things you want. No. Yeah. I think to be truly free is to still acknowledge that you have to think of others more than yourself. Yes. Paulit-ulit namin sinasabi yan. So, actually, yun lang naman talaga yung gusto namin i-share sa inyo. Kasi right now, as you can see, the cases are rising. So, sa akin lang, hindi pa ba kayo natatakot doon? So, let us always remember that whatever we do is gonna affect our family and ourselves in the future. So, make sure that when you do something, think first and be responsible about it. So, and maybe siguro this could help, no? Maybe this GCQ, think this as a privilege. Yes, na it's a privilege. Mangyayari sa atin to because we're given now the opportunity to actually... No, do something about our
our productivity, yes, our income, no? Niwala pa rin po talaga ako sa tamang timing ng Panginoon. Mm. The Lord still knows when is the best time, yeah, no? The Lord knows. Meron po ako, I hope he's still watching. I ask si Father Jeff, no? Nanunod na siya. Sobrang mahal na mahal talaga namin. I see the wisdom in what he said. Sabi talaga niya, si God lang ang nakakaalam, which is really true. No? And pag si God na ang gumalaw at si God na ang nag-approve niyan, talagang we will totally be peaceful going to church again. Yes. Diba? Although, meron naman talagang pwede nating gawin. Kasi ngayon, if ever matutuloy na yung mga mass gathering, 10 tao, tapos pwede naman na pew by pew, 3 yeah, tao lang. Maganda nga yung gagawin ng parish ni Father Jeff. May QR codes bago kayo makapasok ng simbahan. Mag-register kayo, kailangan nyo ibigay yung mga details nyo, and then para madali yung contact tracing. So, galing nga nun eh. So, ngayon nagiging creative tayo on how we can really maximize whatever the GCQ is going That's why I take this as a privilege. That this is something na pwede na nating gawin pero wag nating abusuhin. Yeah. Diba? Yes. I think that's real freedom. So if you need to go out to work, then prepare yourselves. Ayan, sabi ni Father Jeff, being truly free is being a slave but only for Jesus, Christ Jesus. That is doing Jesus' will with genuine joy even in the midst of Jesus. That's very true. Yes. Amen. Amen. I would agree with that. Connect siya dun sa sinabi mo kanina na may peace. Yes. May genuine joy even in the midst of GCQ. So, actually, yun lang yung gusto naming i-share sa inyo tonight because it's timely. It's something that's gonna happen tomorrow. Yeah. And what we can do is what we can control. Amen. And please do make sure that you always think this. We heal as one. The world is still healing. Hindi lang po Pilipinas to. Be a contributor. Contributor of that healing, no? So, yeah, if you can extend more months inside dahil kumikita ka naman, no, ma-healthy ka naman, no, nagagawa mo naman yung mga bagay na hindi mo nagawa before, which is to spend time with your family and very peaceful ka naman, it brings you joy, then I don't think there is a problem why you need to just stay at home. Yeah. Diba? So, yun lang. So, that ends our Eat, Pray, Love episode 7 tonight. It's very short and brief. We just want to say that freedom is our responsibility. We really hope that you enjoy tonight's session, even if maikli lang siya. So, I hope you can still watch us in YouTube. Edited version po yun ng live natin tonight. And if you have topics that you want us to discuss or topics that you want us to talk about or do, please feel free to message us. Thank you, everyone. God bless. Bye. Happy Sunday. Good night. Have a great week ahead.